Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Aljeon at ituturo ko sa inyo kung ano ang mga karapatan at tungkulin ng mamimili. Simulan natin sa mga batas na related dito. Dito muna tayo sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Nilalaman ito ng mga kalipunan ng patakarang nagbibigay proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Ano nga ba ang mga layunin ng batas na ito? Una dito ay ang kaligtasan at proteksyon ng mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. Pangalawa naman ay ang proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi makatarungang gawaing may kaugnayan sa operasyon ng mga negosyo at industriya. Pangatlo ay ang pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mamimili. Ang pang-apat naman ay ang representasyon ng kinatawan ng mga samahan at mamimili sa pagbalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. Sa batas ay meron rin tayong Republic Act 8293 or Intellectual Property Code na nagsasaad ng pagbabawal sa panggagaya ng mga tatak at itsura ng mga produkto. Isa pa sa mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga mamimili ay ang Price Tag Law. Sabi dito ay dapat ay may mga price tag ang mga produktong ibinebenta. So that means, bawal ang PM is the key! So ang kagawaran ng kalakalan ng industriya ay naglabas ng 8 karapatan ng mga mamimili upang maging gabay sa mga gagawing transaksyon sa pamilihan. Una dito ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ang mga mamimili ay may karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, tirahan, edukasyon, kalusugan, at kalinisan upang mabuhay. Ang pangalawa ay ang karapatan sa kaligtasan. May karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan laban sa pangangalakal ng mga panindang nakakasama sa iyong kalusugan. Ang pangatlo ay ang karapatan sa patalastasan. May karapatang mapangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya, at hindi wasto o hindi matapat na gawain. Ito ay kailangan malaman ng mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. Ang pang-apat ay ang karapatang pumili. Mayroon kang karapatang pumili ng iba't ibang produkto na abot sa kaya mo. Kung ito man ay galing sa isang pribadong kumpanya, dapat magkaroon ka ng katiyakan sa kasiyasiyang uri at halaga ng produkto nila. Panglima ang karapatang dinggin, na kung saan may karapatang makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay lubusang isinasaalang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Dito naman tayo sa pang-anim, ang karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. May karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na magbubuhat sa produktong binili mo. May karapatan kang mabayaran sa anumang mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay o ipinagbibili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat rin magkaroon ng walang bayad na tulong tulad na lang sa pagtatanggol sa hukuman. Ang pangpito ay ang karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. May karapatan ka sa consumer education na nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbang na makakatulong sa mga desisyong pangmamimili. At ang huling karapatan ay ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Ikaw ay may karapatan at pananagutan na pangalagaan at pagbutihin ng iyong kapaligiran para sa ating kinabukasan. Nagtalaga rin ng 5 pananagutan ng mga mamimili ang kagawaran ng kalakalan ng industriya. Una ay ang mapanuring kamalayan. Ito ang tungkulin natin na maging alisto at mausisa sa kung ano ang gamit, halaga, at kalidad ng mga paninda o paglilingkod na ating ginagamit. Pangalawa ay ang ating pagkilos. Ito ang tungkuling maipahayag ang ating sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Kung tayo'y mananatili sa pagsasawalang bahala, patuloy tayong pagsasamantalahan ng mga mandarayang mga ngalakal. Pangatlo ang pagmamalasakit sa lipunan. Ito ang tungkulin na alamin kung ano ang ibubunga ng ating pagkukonsumo ng mga kalakal at serbisyo sa ibang mamamayan, lalo sa pangkat ng mga maliliit o walang kapangyarihan. Pang-apat naman ang kamalayan sa kapaligiran. Ito ang tungkulin na mabatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran, bunga ng hindi wastong pagkonsumo. At ang panghuli ay ang pagkakaisa. Ito ay ang tungkuling magtatag ng samahang mamimili upang magkaroon ng lakas at kapangyarihang maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. So that has been me, Aljeon, in this video lesson. I hope you liked this video and yeah, thank you for watching. I hope we see each other again. Bye!